Ito nga ang pagkain na madalas nating nakikita sa mga handaan. Pero dito sa karinderya ni Aling Miling, hindi mo na kailangan maghintay ng okasyon. Dahil araw-araw, may tinda silang Morcon. Since 1944 pa na magsimula sila at talaga nga namang dinadayo ng mga kilalang tao at personalidad. Tungayan natin ang kanilang kwento sa episode na ito. Karinderya ay nagsimula ng 1944 pa. Bali, ito sabihinan ko to kay Aling Miling Camerino. Bali, kami lang nagtuloy ng mister ko since 1992 naman kami nag-start. Ang paborito ditong dayuhin ng mga tao is ang morko namin, ang bopis, diniguan, may paksiw na lechon din kami, tsaka beefsteak, paborito rin nila, kaldereta. Bago pancit malabo namin, yan ang pinaka-bestseller din namin dito sa mga palabok namin. Tsaka yung lumpiang sariwa po namin. Ayan na talaga, since sabihin ako, yan na talaga. Doon sa lumang palengke pa, yan na talaga ang tinitinda namin. Ang merienda, tsaka mga ulam po. Sa kanila talaga nanggaling yan, bali kay Aling Miling talaga. Bali, ang mister ko, yun ang anak ni Aling Miling. Ako, bali, manugang niya lang yun. Ang recipe, bali, sabihin ako rin nanggaling yan kay Aling Miling po. Hindi po nagbago. Kahit nagpapalit ako ng tigaluto ko, kumbaga tinuturo rin ng biyanan ko kung ano yung secret recipe nila. Siguro sa pag ano na lang, yung mga ingredients at saka yung mga nilalagay namin palaman sa loob. Yun lang siguro ang kakaiba. Pero yung, kasi ang gawa nila pare-pareho. Kaya lang, minsan ang morko namin pinaka malalaking slice, malalaking gawa. Yung kasi sa iba, malilit ang morko ng gawa nila eh. Mahirap din po kasing gawin yan dahil nakita naman kanina sa pagtali pa lang, sa pagbuo niya, napakahirap talaga. Nung araw pa, nung sa lumang palengke, so ang biyena ko si Aling Miling, talagang kilala na rin siya. Dahil doon sa luma, kahit mga tropang isdaan, sa mga tropang damitan, sa mga nagugulay, kilala talaga ang biyena ko. Kasi ang biyena ko, nung araw, tindera lang talaga siya. Doon sa yung Aling Miling na naging pwesto namin, ang istorya niya ganito. Ang biyena ko is tindera lang siya bago pinagkatiwala lang sa kanya nung may-ari. Hanggat nilipat na sa kanya, binili niya yung pwesto bago simula nun yung nagtuloy-tuloy na. Bali nung una, tindera lang talaga siya doon. Ang biyena ko talaga napakasipag talaga niyan. Lahat pinapasok niya. Since 1992, doon sa luma pa, nung binitaw ng biyena ko to, bali, 48 years na siya nung nagtitinda bago 1992 kami naman ng mister ko nagsimula magnegosyo nito. Bale, kami na nagtuloy po hanggang dito paglipat namin sa bagong palengke, ito na yon. Kami na talaga dire-diretso na. Bale, ako naman since 1992, bale 32 years na po ako nagtitinda dito sa palengke. Ayos naman te, basta kailangan lang talaga ang pagtitinda, kailangan una-una malinis at saka maayos ang presentation mo tsaka sa yung mga ingredients dapat huwag magbago. Para yung tinda at luto mo, as in ganun pa rin. Kung naitulong sa buhay niya, simula noong dati, bale, zero kami talaga ng mister ko. Bale, nagsimula kami, wala kaming punan. Kasi ang kuha dito ng mga baboy ko, assignment lang. Sa pagnenegosyo namin niya, nakapagpatayo ako ng sarili namin apartment. Bago yun, nagkaroon ako ng sarili namin water station. Ang pangalan ng water station namin, Camerino's Water Refilling Station. Bago nakapagpaaral ako ng dalawang anak ko, natapos na rin. Kailangan lang ang sipag at tiyaga sa pagtitinda at tsaka kailangan lagi mahabang pasensya mo na. Siyempre, passion mo na rin, nawili ka na rin sa pagtitinda. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang negosyo. Pero siguro pag napagod na rin ako, mag-retire na rin ako. Siguro, hindi ko alam kung gusto rin na ano. Kasi anak kong dalaga, dati nagbabantay rin siya dito. Ngayon, wala na sector, trabaho na. Siguro, pag gusto niya rin. Kasi HRM graduate din yun eh. Balis, dalawa lang naman naging anak ko. Isang lalaki tsaka babae. Ang lasa ng morkon. Sa akin naman kasi ang timpla namin, medyo matamis-tamis siya, di ba? Matamis-tamis na yun, yung gawa ng atay kasi yun ang pinakapampalapot namin tsaka may sikreto siya na juice. Iba't ibang putahe ang makikita mo sa tindahan ni Aling Miling. Merong dinuguan, bopis, menudo, beefsteak at marami pang iba na paboritong-paborito nating mga Pilipino. Pero siyempre, ang denayo natin dito yung morkon na talaga nga namang maingat nilang ginagawa para maging perpekto ang itsura at lasa nito. Habang hinihiwa ang morkon, talagang katakam-takam ang itsura. Pupuhusan mo pa ng napakasarap na sauce nito. Kaya nga naman, samahan natin si Itur. Tikman na natin yan!
Yan ang Murgon dito sa Aling Miling Scarinderia since 1944. Siksik sa laman. Nakita-kita mo ngayon yung mga carrots, chorizo, hotdog, mga taba, celery. Panatin yan. Giniling daw natay. Kaya ganyan, no? Lalapot. Ngayon natin. Ito yung tikman yan. Marin. Sarap. Nag-alo-alo lang yung lata, yung alat. Saka yung tamis. Saka yung sasos. Sasama-sama mo yung atay. Yan naman, pansit luglog. Nating kalamansi. So sa mga mabenta rin dito. Maraming. Ito naman, last. Makakita nyo kanilang bopis. Lambot! Sarap! Pagyan mo natin ng butter. Ng makarema-karema. Ako po si Rhoda Camerino from Cavite City. Ang pwesto po namin dito ay si Aling Miling Carinderia. Mas kilala talaga siya ang Aling Miling Camerino po. Yan. Nung araw pa talaga siya, kilala na siya dito sa palengke natin. At syempre, number one, masarap ang pagkain namin. Yun ang pinaka-the best nun, yung sarap ng luto namin. Kaya binabalik-balikan. Nagpunta na dito talaga dahil si banggitin ko na si Iguel Ramos ang laging kasama ng mga napunta dito. Si Erwan, bale, si Erwan Yusap, dalawang beses na siya pumunta dito. Celeste Legaspi, dalawang beses na rin po siya dito. Kasama rin po siya ni Iguel. Bago nitong si Chef Reggie Aspiras, ang paborito niya dito sa amin is lumpiang sariwa. Si Sir Iguel rin ang kasama niya po. Tsaka marami rin siya mga dinadala dito yung mga kaibigan niya mga balikbayan kasi para pinapatim niya ang laging niya dito pansit malamon tsaka lumpiang sariwa. Pero si Ma'am Celeste nagustuhan din yung kare-kare namin, murkon, diniguan tsaka bopis yan. Gusto nila, nag-take out pa sila nung galing sila dito. Ang tindahan namin, Aling Miling Carinderia, ay nandito po kami sa Public Market, Cavite City. Bali, opening po kami is 6 o'clock, meron na kami. Ang closing po namin is 2 o'clock po. Yung mga suki naman namin dito halos araw-araw, sila rin pabalik-balik, pero mga iba naman, syempre maraming dayo na mga iba balikbayan, yung mga ibang lugar na punta dito, kasi nga nakikita nga kami, yung pagkain namin tinitikman naman lahat, nagugustuhan man na lagi po may take-out. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa katulad nyo, lagi na punta dito sa amin na dinadayo kami at nakikilala kami. Maraming salamat sa inyo at nagugustuhan nyo rin po yung pagkain po namin. Thank you so much. A customer namin, maraming salamat po sa inyo sa pagtatangkilig dito kay Aling Miling Carinderia, sa lahat ng bumibili at nagugustuhan nyo at pabalik-balik rin lang naman po kayo at lagi po may take-out. Sa mga nakapapanood po nito, inimbita namin kayo pumasyal dito sa amin sa Cavite City para makita nyo naman po yung pwesto namin si Aling Miling para matikman nyo po lahat ng lutong ulam namin at ang merienda. Lalo na yung pansit malabon po at lupiang sariwa. Ang murko namin dito, ang pinakamasarap sa Pilipinas po, dito lang nanggagaling sa Cavite City kay Aling Miling Carinderia. Yan, dayuhin nyo po kami dito para matikman nyo po yung murko namin na talagang napakasarap naman po talaga.